Carmen Freda, mega loud shout out. Sieden, mega loud shout out. Sieden, may panty ka na. Sa monitor ko, hindi ko nakikita. Si Smith Mosol, mega loud shout out. Si Annalyn Freda. Si Buriray. Si Glodeline Borillo, mega loud shout out. Florida La Rosa, mega loud shout out. Kuya, baby! Pag-singko na lang! May sound ba ako, guys? May sound ba? Si Miriam Amador, mega loud shout out. Si Miriam Amador, si Lake Dave, mega loud shout out. Ayan. Salamat ng marami sa support. Si Annalyn Pueda. Si Annalyn, nakita mo na ba yung ano? Okay, sis Taurus Gay. Okay, sis Taurus. Ang lakas ng hangin, guys, oh. Sis Annalyn Pueda, nakita mo ba yung kay sis Taurus Gay? Pinasa ko sa'yo. Ala, ang lakas ng hangin, guys, dito paghapon. Pero di pa po niya naisin. Ah, okay. Mamaya sabihin ko. Dito pag hapon, guys, ang lakas ng hangin sa bintana, kaya hapon ako nagla-live. Hindi pa, sis Annalyn, hindi pa. Sis Lake Dave, ayan. Luto na lang sa lahat, ah. Ayan, sa lahat, luto time. MDS Forever, sis mega loud shout out. Brother Lester, mega loud shout out. Ayan, dito sa ano ko, hindi ko nakikita dito. Late yata itong ano, monitor ko. Sir Dennis Peleño, mega loud shout out. Salamat sa support sa Team Bubuli. Sir Dennis Peleño. Sis Norma Carbonell, mega loud shout out. Trabahuhan ko muna itong channel ko, guys. Tulog na tulog yung channel ko. Trabahuhin ko muna. Kahit mag-memang singer lang ako. Salamat, sis Norma, sa support. Mag-memang singer na lang ako. Si sir, ano, baba ko nga yung link ni ano, pakisupport ha, Lester, Sir Lester, ang ganda ng boses niya ni Sir Lester, ano, Nabora, lagi ko pinapanood yung mga ano niya, cover song. Meron siyang bago. Galing yung ano, faithfully share natin. Ay, kaya ba't nawala yung music ko, guys? Nawala yung music ko, ah. Share ko lang itong kay, ano, 5 hours ago niya.
Wait lang. Ang hirap kasi mag-type. Guys, sa mga hindi pa nakasupport kay Lester Nobora, pa-support naman po guys. Ang gaganda ng mga ano niyan, sarap pakinggan ng... Napakasarap pakinggan ng mga ano niya, kanta, mga cover song. Sis Terry Silin Roma, mega mega loud shout out. Nagyan ko talang ano, sis Terry Silin. Team Paru-Paru, thank you so much sa support. Ayan, maglalagay muna ako ng jacket guys ha. Oh, kalakas ng hangin pinat. Wala pa yung tagatali ko ng ano, ng buhok. Kaya nakalugay yung buhok ko. Ayan. Sister Resilin, thank you for coming. Nakapanti ka na. Alam mo, gustong-gusto ko yung kantahin, Sir Lester, yung Paytuli mo. Favorite yan ng Tinitagong Kalihimin ng aming sekretary. Masubukan nga. Salamat sa pa-banner. Salamat. Ayan. Sino pa ba it? Try ko lang ah. Subok lang, subok. 8 million in the house. Nandito yung anak ko, yun ang papakantayin ko eh. Nang maitapi, kaya magpasensya na po kayo ha. Memang singer lang. Try ko nga lang po. Nakita ko sa upload ni Sir, ano eh. Lester Nobora. Huwaan ko lang kantahin ha. Try ko lang. Ala. Subukan ko lang ha. Yan ang bagong upload ni Sir Lester. Try ko lang ah. I will run into the midnight sun. Wheels go round and round, you're on my mind. Restless heart, sis Buriray, sleep alone. Sending all my love along the wire. They say that the road is the place to start coming. Write down the lights beneath you. Hindi ko alam. Yeah. Supposed to be. Oh girl, you stand by me. I'm forever yours, faithfully. Being apart and easy on this love affair.
taas. Yobot, taas nito. Pag-aralan ko nga ito, taas eh. Yung anak ko kayang-kayang kantahin ko eh. Nagwala na ang lola. Maitawid lang yung live. Si Sir Lester, pa-support naman sa nakapin, guys. Paiwan po ng bakas para mabalikan. Sa mga didikit po dyan, plus to sa akin. Legit account po. Yan na. Sa mga didikit dyan kay Sir Lester Nobora. Dito na lang tayo sa mga ano. Dito na lang paborito po. Yung mababa lang. Masarap kantahin ito na lang. Kaya lang, ang hirap kantahin. Hindi ko kaya. Favorite ni Sis Ani, Mary Lourdes Manalo. Nag-loading-loading na ang lola naman. We don't have to say. Tawa si Sisi Koy Mandy. Nakita ko lang yung ano. Mother Ruban, Mami, mega-mega loud shout out. Yeah. Alam mo guys, magtatrabaho na, patrabahuin ko itong channel para kahit paano eh, bumalik ako. Sergeant Louie Vega, bumalik ang aking self-confident.
gumalaan. Alam niyo guys, kasi sa totoo lang, kaya ako nahiya na humarap sa cam. Nung araw kasi, ang lakas ng ano ko eh. Confident ko sa sarili ko nung araw. Nung kabataan ko na nag-work ako. Kasi noon, hindi sa pagmamayabang, maganda at sexy ako noon. Hindi, totoo yan. So, kasi diba, ang line ng trabaho ko noon as marketing officer, lahat ng klase ng tao ko nakakaharap mo eh. Kasi closing deal ako sa top 1,000 companies. Ayan, ako nakikipag-close deal. Dati mga nagtatrabaho ko as marketing, lahat ng klase ng tao nakakaharap ko. Malakas pa noon ang ano ko, confident ko kasi nga maganda ako noon sa ka-sexy. Tapos nung nagkaganito na ako, tapos nagkasakit na ako, bulol pa ako magsalita. Sa totoo lang parang nahihiya akong marap na sa tao, nahirap na ako makipag-usap, nahihiya ako makipagbiruan, nawala na lahat yung kumpiyansa ko sa sarili. Kaya sabi ko, ay, siguro pag mag-live ako ng mag-live, baka sakaling bumalik. Nahihiya ako. Hindi nyo ba napapansin guys, kung nabubulol ako, gawa nga yan yung past stroke ko, ayan, kaya na bulol-bulol ako. Pero noon talaga guys, pagmamalaki ko sarili ko. Ang sexy ko na lalo nung nag-stay na ako, ayoko na sa field work, nag-stay ako sa Sir A Channel, mega loud shout out, nag-stay ako sa MIA. MIAS or Manila International Airport Ground Handling Corporation. Yan. Ang sexy ko talaga noon. Namimiss ko nga yun. Lagi pa naka-miniskirt. Tapos, kasi uniform, black miniskirt, black stockings. Lagi ka naka-heels. Miniskirt. Guys, kaya nga na. Kaya noon sabi ko nga, hindi ako mag-aasawa eh. Kaso naging ligawin ako eh. Noon na-byuda ako. Hindi ko nga alam na makakapag-asawa ulit ako eh. Na ko ni Haro na corner. Kasi noon talaga, hindi ako na-sexy. Na-miss ko tuloy yung araw noong araw. Ayan, ganyan ako noon eh. Ngayon, nawala na parang nahihiya na ako. Nahihiya ako makipa. Ayan, ngayon nga sabi ko, harap na ako sa kam. Tapos, masanay ako ng masanay. Ang kita niyo kasi, minsan nabubulol talaga ako. Patawa na lang ako dito. Noon talaga guys, ang saya ng lahat. Kasi pag sa sales, kasi kailangan flexible ka eh. Pag sira ulo ka harap mo, kailangan sira ulo ka di. Kapag doktor ang kaharap mo, kailangan piling doktor ka. Pag presidente ka harap mo, kailangan piling president ka. Saka talagang presentable ang kasuotan ko nun guys. Libot ko yan, Makati. Tapos masok ako sa SEC kasi ako nagtatrabaho ng mga documents kapag may nag-a-apply yung maglo-loan ng company loans. Yan, labas masok ako sa SEC. Ako kumukuha ng mga financial report, bylaws. Yan. Kaya, natigil na ako sa bahay. Wala, dito, naburo ako, nakulong ako, nagkasakit ako. Nasanay na ako mag-isa. Tapos nga, lagi ako nakakulong. Kung naalala nyo yun, lagi nakahiga. Ano nangyari sa akin eh. Buti na lang. Dahil sa timbubuli kay Founder. Bumangon ka dyan, amore. Power ka pa naman. Kaya yun. Ito na, nakakausap nyo na ako. Sa kapag nasanay ka na rin mag-isa sa bahay, nasanay kang tahimik, kaya parang pag lumabas ka, nahihiya ka. Buti nga, kaya atin ako ng team building. Kasi yung last year-end party na ko, guys, parang bumalik yung ang saya-saya noon. Kaya sabi ko, kailangan atin ako na
team building para makapagsaya na naman ako ulit. Parang hindi ko ma-miss. Kasama ko naman si Laikai. Yan. Kaya ngayon, ting hapong ganito, oras, magla-live na ako ng magla-live. Sasaya, sasanayin ko na yung sarili ko. Sir A Channel! Sasanayin ko na yung... Pinasarap yung bintana, sobrang hangin. Ngayon naman, nainitan ako. Kasi dati, pag wala si Laika, sa kay anak ko, ayaw yung mag-live nang walang kasama eh. Kasi nga, nahihiya ako. Eh ngayon, sabi ko, kakapalan ko na yung mukha. Si Mama Vlog, kakapalan ko na yung mukha ko sa ano, sa live. Salamat, salamat sa support. Sir A Channel, ano, BG at yung motivate na. Okay, sisi ko'y Mandy. Tignan kita, sisi Mandy, kapag naka-BG ka, gagayain ko si Sir Mundo. Mandy, Mandy! Sisi Rigid, Mix Vlog, mega loud shout out. Oh, pag may nagsabi ng, ano dito ah, ng BG, kukulitin ko, gagayain ko si Sir Bong Hesmundo. Mamaya-maya tinatawag. Mandy! Mandy, amor! Ayan. Kaya huwag kayo magsasabi na kabiji, kukulitin ko kayo dyan. Sir Rosmo, mega-mega loud shout out. Babalik ko nga yung pagiging ano ko, kalog ko. Sasanayin ko yung sarili ko ulit. Balik ko yung dati. Ma'am Annabelle Sarense, mega mega loud shout out. Thank you for coming. With a surprise. Hindi ko na umpisahan. At dito kakanta ka. Hindi mo na ka. Yan, sis Regine. Naka-bigi ka lang mamaya. Ano, tatawagin din kita. Guys, sa mga hindi pa po nakadikit kay Sir Lester Nobora, palambing-palambing po. With a softness. Ano ba? Ba't nawala? Iba, iba. Nakailan na ako ah. Kita natin yung mga isang ganit. Ulit-ulit ako, hindi ko makuha. Ah, yan pala eh. Yan ang mga ulit-ulit. Dito. Oh, ano. Yan. Sabi mo lang alive ako. Akin na. You touch my life. I wish was your command until you're out of love. Tell myself I'm free. Get a chance of living.
just for me. No need to hurry home now that you're gone. Life is like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Life is like a knife. It cut away of my life. Sis Annalyn, salamat sa pagbigay. Where's my dearest friend? I wonder if they know it's just a show. I'm on a stage, day and night, I go through my parade, but how can I disguise what in my eyes? It's like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. He cut away the heart of my life. Sabi mo nga nag-alive ako. Yung nagpapagawa ba siya? I try, block it out, the pain of you inside, pain of watching you. Like a knife, how will I ever heal? I'm so deeply wounded, knife. 'Cause like a knife, how will I ever heal? I'm so deeply wounded, knife. Sisi Koya Lady Berna. Thank you so much for coming. Sinabi nga. Yeah. Sa mga naka-video dyan, Mandy Amore! Gayahin ko si sis. Ayan ko si ano, si Regine Magtibay. Ayan dyan nga si Mandy. Ala bongis mundo. Sinabi mo na tumatawag yung ano ko. Ayan, dito po ako. Ayan, natatawa ako dyan. Mamaya yung pang-last ko yan eh. Ano yan eh? Team song ko. Pang-last ko sa ano. Natawa ako eh. Si Kuya Elaine, salamat sa pagdikit kay Sir. Ano. Alam nyo guys, lagi ko yung pinapanood. Mga... Ang ganda ng boses niya. Hindi, yung boses ni Gov Kissing Grace sa kanya, ano, hindi sila naglalayo ni Sir Lester. Ang gaganda ng mga ano na eh.
kanya. Well, di na agad live. Saan kayo magmarites mamayan? Ay, sis Regine. Mamayan na ako makipagmarites eh. Kailangan ko maano yung watch hour ko, no? Trabaho muna ako, guys, para kumita. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always with you. You were just a part I knew. I took for granted the friend I had in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. And we last forever, till we fall apart. Time is so confusing, questions of the heart. You follow me through changes, patiently you'd wait till I came to my senses, the miracle of fame. I was living for a dream, loving for a moment. Isabelita Daba, mega mega long shout out. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Now the man stretch out behind me, love that I have. Broken hearts, like victims of the game. And good luck, it finally struck like lightning from the blue. Every highway's lead me back to you. Now at last I hold you, now all is said and done. Search has come for certain, our destinies are one. So if you ever love me, show me that you keep a chance. Yes, I mean, I'm wrong, I really am. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. When I touch your hand, I could hear your whisper. The search is over, I was right before my eyes. Alam niyo guys, ngayon ko lang ulit pinanta. Kung kanta na to may naalala ko. Kasi one of isa sa mga hinandel kong companies noon as ano, Procter and Gamble sa Velasquez Tundo. Yung talaga yung may naliligaw sa akin din. Tanda ko pa nga. Yan ang lagi niyang ano, binigyan. Uso pa dati plaka. Binigyan ako ng plaka niya. The search is over. Taga Procter and Gamble. Gala ako noon eh. Gala ako dati. Si, siyempre, as marketing officer, libot mo talaga. Saan-saan ka nakakarating.
na destino pa ako sa Kawan, La Union. Doon ako nag-seminar. Tapos na-handle ko First Pacific Metro. Ang dami nilang companies and branches. May Batangas. Doon, nagpunta ako. Mag-stay ako sa Batangas. Mag-stay ako sa Bawan. Mag-stay ako sa... ano ba itong... Ang dami, lalayo ng mga ano nila, branches. Yung First Pacific Metro ngayon, pero before, Metro Drug Corporation siya. Doon ko naman na-meet yung first husband ko, na-byuda ko. Doon ko na pang... Yung first husband ko, ano siya doon, salesman. Ha? Yung ang laboratory nila sa Pasig, gumagawa ng bygon. Sis Tagong Kalim, mega mega loud shout out. Ang product nila, bygon. Yung ano ba yung pangkaputi? Black and white. Maraming product ang Metro Drug Corporation. Tapos, naging First Pacific Metro siya kasi naging group of companies. Yan, isa sa mga hinawakan ng company. Ang dami nag-loan dyan. Tapos imagine, ang galing ko dati, na-close ko yung First Pacific Metro before Metro Drug Corporation. With recourse, imagine mo, ang galing ko mag-close. With recourse, ibig sabihin, lahat ng mga naglo-loan na mga empleyado, may pananagutan ng kumpanya. Kaya, hindi mo makapagbayad, magbabayad yung company. Sis Memani, yan ang trabaho ko noon. Group lang kami, group lang. Tapos yung dati kong boss, yung ngayong authorized distributor ngayon ng ano, na Whirlpool dito sa Pilipinas. Ayan, hanggang ngayon, birthday nga niya noon, nag-reunion, di ako nakasama. Dito lang noong January. Ayan, yung mga kasama ko dyan nakabigi. Sir Nixon Shoko, mega mega loud shout out. Yan ang kauna-unahan ko. Boss, presidente ng Whirlpool. Yan ako nahasa. Kaya noon talaga, guys, galing-galing kong mag, ano noon, mabuka ako eh. Ewan ko pa ngayon, wala na ng buka. Kaya sabi ko, dito ko dadaanin sa YouTube. Para mabalik yung dati kong talent. Kasi sa aminin ko sa inyo, naging idol ako, naging loading ang brain ko. Siguro sa dami ng mga gamot na iniinom. Saka madali akong mairita. Hindi kagaya dati ng haba ng pasensya ko. Ngayon, mister ko, pag mali lang nasabi, tapos pinaulit sa akin, nakikring-kring na ako. Iba na, iba talagang ano. Ito naman tayo sa mga... kita ka dito, papakita ka sa cam. Sinisilip yung asawa ko. Kanta ka. Kanina pupunta ka sa likod. Sa kirot, baka kulang pala ang regular painkillers. Yeah. Baka nerve damage ang ugat ng kirot ng likod. May naging alana, may bill ng lola yun. And B vitamins to help relieve nerve pain. Dolo Neurobion. Kaya ngayon, sanayin ko mag-live na mag-live. Taga-kanta ko eh, wala si... Wala yung anak ko ng nanay, wala eh. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall. Mommy, mother, open. Let's soak against my skin. Wipe the shadows on the wall. Come and lay down by my side.
All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care if it's right or wrong. Just gotta let me this. I won't try to understand. Let the devil. Flor de la Rosa, and tomorrow are offside. And it's sad to be alone. Hope we make it through the night. Good evening sa inyo lahat. Mother Uba, ng Mami, ng Ibubuli. I don't care if it's right or yesterday's dead and gone, and tomorrow are of sight. But it's sad to be alone. Hope we make it through the night. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Yeah. Balik natin ang mga nakaraan na kanta. Alam mo guys, noon kasi mahilig ako old song. Sir Joel Sarcedo, mega mega love shout out. Have a band of men and old ladies play for me. Come from my surround to hear them play a melody. Beneath the stars, my ten guitars, we play a song for you. If you're with the one you love, this is what you do. Oh, dance, dance, dance to my ten guitar. Very soon you know just where you are. Through the eyes of love you see a dazzling. Joel, mega mega love shout out. This is muscle. Stars are made for love, my band of men will always say. So give them all a pretty girl, they will start to play. The stars, my ten guitars, will play a song for you. And if you're with the one you love, this is what to do. Oh, dance, dance, dance to my ten guitars. Very soon you know just where you are.
dusting stars. So when you dance, dance, dance to my ten guitar. Guys, palambing din ah. Sana si Sir Joel Salcedo, guys. Napakaganda ng channel niya. Mga tumutulong sa mga nangangailangan. Walang ribat, walang issue. Yan ang mga channel na isa dapat din natin na ano, susuportahan. Walang ribat, walang issue. Puro pagtulong ang ginagawa ng channel ni Sir Joel Salcedo. Marami na silang natutulungan with the help ng mga sponsors ni Ma'am Lydia Pagdanganan, Girls Wilson po, Ma'am Berry. Yeah. Kaya pag nakaano siya, guys, pa-support naman. Ano tayo ng ano? Ayan, nandito sila, Mami Joji, Sir Hidani. Ayan, kaya mga kakantay natin, mga odso, mga kaidaran. Kaya ngayon nga, ako nga rin, at nabawin ko na sa channel. Hindi pag bumabagsak yung watcher, saka lang ako maghahabol. Kaidara natin dyan. As I write this letter, my heart beating much too fast for my pen. Soon I'll be in your arms again. You think I'll be with you to taste all those sweet, sweet kisses once more. Darling, that's what I'm longing for. But most of all, I just want wonderful sound. I love you, Sir Carlo. Mega lang shout out. It rings with music to my heart. Thank you for coming, sir. It's been so long since I've heard that sound, that wonderful sound. I need you, my love, forever did we part. Nema lang, Sir Carlo. I need Nema singer reassuring. Ay, nandito na anak. Those thoughts I've been storing up in my mind. When I get home, what will I find? Will you still remember? And will your love be tender and strong? I've been away from you so long. So when I'm home, I just want wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long.
that wonderful sound. I need you, my love, forever did we part. Mami John, ikaw ay. My love, forever did we part. Huh? Hello daw. Antay nga natin si Papa. So. Laika, hello daw, sabi ni Mami Yogi. Pumunta ka agad sa ano. Si Koy Elaine, pumunta ka agad sa lamesa. Kumain na. Yodo down with the sea as he stepped down from the tree. And there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there was Mary. Her of gold and lips like cherries. We touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me. I'm reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass. Still standing, though the paint is rough and dry, and that all of me, the eyes to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, her of gold and lips like cherries. You touch the green, green grass of home. Mega, mega, no shout out, 30 million in the house. For gray walls that surround me. And I realized, yes, I was only dreaming. For grace of God. There's an old father. On and on we'll walk at daybreak. Again I touch the green, green grass of home. Yes, they all come to see me in the shade of the old oak tree as they leave me. The green, green grass of home. Saan na lang, one piece. Ipat. Yan. Balik natin yung mga, ano, one piece. Mga nakaraan. Sarah Channel. Sisi ko, Jabez, babe. Mega, mega loud shout out. Guys, si Sir Carucho, ano yan, main channel yan. Kung sinong gusto mong pag ano dyan, pa support. It's a cavity. Ang main channel yan si Sir, ano, and change your routine. Unlike an ordinary brush that leaves more plaque behind, Oral-B Electric's round head removes up to 100% more plaque. Goodbye to cavities, Oral-B.
Kanta muna ako. Hey, you're my world, oh. Ipapapakanta mo. Wait lang, guys. Hello po. Kamusta po kayo? Nakwento daw po ni Mama yung nangyari sa akin nung grade 1 ako. Grade 1 yun, Ma. Grade 1 ba yun? Grade 1. Sabi ko, ayaw na pumasok kaya bubalik ng grade 1. Grade 1 ako nun. Tapos yung teacher ko po na yun, katabi kasi di ba section 1 ako nun, tapos nalipat ako sa section 2. Eh, araw-araw pa rin po nandun yung teacher ko na yun. Ayoko na pumasok. Si ate mo rin ay kwento ko eh. Balik, grade 1 ako. Eh, ayaw mo na pumasok. Kaya nga, ayoko na po pumasok. Kasi natatakot sa teacher ko. Ano po yun? Sinampal ako, tapos sinasakal ako, tsaka pinakpok ako ng ano, bakya sa ulo. Yung teacher ko na yun. Mabait lang po si Mama eh, hindi niya inano, kasi mag... Huling taon niya na yun, magre-retired na yun. Ayun nga yun. Siya nga, yun yung pinunasan ako ng chok. Diba sinasakal din ako nun? Opo, totoo yun, Ma'am Tita Jamie. Totoo po yun. Ate mo rin. Si ate naman, nakipag siya yung lumaban siya. Ako hindi. Nakipagsabunutan sa teacher. Kasi ano po yun? May project sila. May pinaghirapan po ni ate. Tapos, hindi, iba pa yun, Ma. Ano po yun? Iba yun, Ma. May project sila. Tapos yung project niya, binato ng teacher niya. Sabi ng ate ko, bakit nyo naman po binato? Pwede nyo naman po ibalik sa akin ng maayos. Tapos sinabunutan siya pataas na ganito. Tapos niyaya siya na sabunutan ng teacher niya. Eh, syempre, siguro, kansyawan po. Kansyawan daw po yun eh. Hanggang sa, yun, hinila yung buhok niya pa ganun. Gumanti na daw po siya. Ay, pagsabunutan na siya. Iihi siya? Hindi yun, iihi, Ma. Yung project niya yun, binato. Maba na po. Tapos ngayon, yung mga teacher, ito natatawa na lang po ako miso na yung sa mga nararapi tulpo, pag dinidisiplina yung mga estudyante. Ay, sorry po kung may tatamaan po. Kasi kami nga po, di ba, panahon namin, pinapalo kami ng pat-pat. Nature pala nila. Oo, di ba, dati kami, opo, dati kami, pag dinidisiplina kami ng teacher namin, pinapalo kami ng pat-pat, pinapa-squat kami. Ngayon, mapingot mo lang yung bata sa tenga eh. Rapikul po na agad. Share ko lang po. Umiyak yung teacher ko po na yun, Tita Jamie. Umiyak po yun. Kasi magre-retired na siya. Eh, pag natanggal siya, wala siyang makukuha ang ano, pension ba yun, Ma? Pension? Nawa si Mama. Okay. Ang kwento din. Kwento din daw po sa inyo ni Mama dati daw mas sexy siya tsaka maganda. Maitim si Mama dati. Black beauty, totoo po yun. Tapos nananalo siya ng ano, yung sa Queen Pin yung ganon. Tapos para siyang nasa Reno kasi yung buhok niya kulot-kulot. Ganon. Kulot-kulot yung buhok niya para siyang nasa Reno. Tapos lagi siyang nakaano. Ay, yung bakya. Heels yon. Lagi siya naka-heels. Ano siya eh? Ang alam ko, ang una ano siya? Marketing officer ka, Mama. Ano ba nauna? Marketing officer o yung manager? Marketing officer. Ayun, account officer siya sa Mias or San First Quadrant. San ba? Ayun, sa First Active pala. Tapos na-promote siya ng ano, na accountant manager. Diba? Aray.
marketing officer tas accountant manager. Dati sagana kami noon dahil kay mama, si mama lang nagtatrabaho dati. Yung papa ko walang trabaho, siya yung bantay sa amin. Pero every Sunday, lagi kami nasagalaan, ginagala kami ni mama. Ayaw niyang kakain kami sa bahay, gusto niya sa labas kami kakain. Tapos pupunta kami sa Star City, Enchanted Kingdom, gano'n dati. Bata pa kami. Yung sa una ko pong papa yun ha, yung walang trabaho. Pero mayaman si mama noon. Mayaman si mama noon. Malakas siya kumita kasi dalawa trabaho niya eh. Doon sa first active at saka sa first quadrant, diba? Yun, dalawa trabaho. Yung first quadrant, networking siya. Lagi kami pumupunta sa building, ang taas ng building na sa Maynila. Ortigas. Tapos, ano, ang dami niya laging cheque. Kasi magaling dati si mama mag-say stock. Ngayon kasi bububulol na. Kantaan po na. Miaskor, di ba, sa Meralco yun? Ay, hindi po yun. Yung Miaskor po, yung pinasara ni Duterte dati. Manila. Yung Manila Integrated Airport. Ground Handling Corporation. Yan po yun. Group of companies yan. Ano Citadel Holdings, ang may hawak Delgado Brothers. Ang gaganda ng aeroplano po dun. Doon yung pinasara ni Duterte, yung ano. Mama naman. Yung Manila International Airport Ground Handling Corporation. Opo, alam naman. Citadel Holdings Corporation. A group of companies, Delgado Brothers. Opo. Ay, nami-askor na lang, ma. Yan. Tapos si Papa JJ naman noon, ano siya doon eh, di ba pa? Lead man? Sa Asiana Airline. Yung Miaskor, pinasarado na yun ni Duterte. Gawa ng, yung bagahe, yung binubuksan nila, kinukuha na nila ng package. Wala na po yun. Ang huling dalawang piyado na tayo. Dito ka na? Santa na daw po. Kasi yun, nag-canty na lang kami. Lakas ng canty namin sa ano, sa Pildera. Di ba po yun? Sa Pildera yung pagkatapos mo. Ano po yun? May sa Casino Pilipino, di ba? Sa atin umu-order sa mga sa airport. May taga-deliver kami noon. Ano? May taga-deliver po kami noon. Tinatawagan kami noon. Kompleto yun. May kompleto kami dun eh. May kapsilugan, lugawan, tapos ulam, burgeran. Kompleto po yun. Laki nun. Laki ng kita namin. Tapos binibigyan ako ni mama dati ng 200 kada gabi-gabi. 24 hours yun. Nasara yung Mia. Yung nasara po yung Mia. Yung Mia. Ikaw na kaya magkain ito. Tapos lumipat kami ng Cavite. Binenta namin yung bahay sa bahay namin sa Maynila, pati yung negosyo namin. Nagkasakit po kasi ako nun sa dugo, tapos halos 4 months ako nun sa San Juan de Dios, kasi hindi ako pwede sa public hospital, gawa yung antibodies ko po, wala. Nauubos yung white blood cells ko. Kaya, bawal ako sa public hospital, kasi, kunyari, siya po may ubo, tapos umubo siya, mahahawa kagad ako. Yung mabilis ako mahawaan, kaya in-isolate ako nun sa isang room, di ba ma? Tapos pag sila mama yung dumadalaw sa akin, dapat naka-bunny suit sila, naka-gloves, naka-hairnet, gano'n. Tapos nabenta yung bahay namin dun sa Pildera, saka sa, ano, yung canteen namin. Lumipat kami sa Cavite. Dun, wala muna tayong kantin noon, nagpautang ka muna ng bigas kasi pinagawa mo yung bahay dun eh. Nagpautang siya ng bigas, eh bago pa lang siya, naloko. Na-scam. Na-scam siya sa bigasan niya. Sige, katay kami. Tapos pagkatapos, nagtayo kami ng kantin. Eh, na-stroke si mama. Yun. Tapos yung
Nagkaroon din kami, ay, alam niyo ba, naranasan namin maglaku ng isda. Init-init po. Para, ano, makasurvive. Kasi si mama kasi, ayun yung natutunan namin. Kasi ako dati kasi, parang ano lang ako, happy go lucky, yung wala akong trabaho. Pero nagkakapera ako, binibigyan kasi ako ni mama. Doon ako bumait, lesson learned. Si mama lang kasi yung utak ng pamilya namin, utak. Kaba, siya yung nagpapatakbo ng negosyo, siya lang. Wala kaming alam, tulong-tulong lang kami, ganun. Tapos yung si mama na stroke, unti-unting nalulit. Kaya, tanong mo lang ako, Pastas. Ay, wala, sa Maynila yung best. Kaya sabi ko, sa'yo, ikaw na magkwento eh. Tapos yung ano yon, na-stroke si mama doon, nasa Cavite na yun eh. Doon ako natuto, nagtrabaho ako. Ang sahod ko, na-scam din ako noon kasi sabi trabaho, aral. Gusto kong mag-aral noon. Trabaho, aral daw. Pero napunta ako sa puro trabaho lang. Tapos ang minimum pa nun dati, 340, kung di ko naaalala. Pero ang bigay lang sa amin, 230. Pagkatapos daw ng 1 year, mag-aaral daw kami, ganyan-ganyan. Tapos si mama, na-stroke nga po siya. Unti-unting nalugi yung negosyo namin kasi siya yung utak eh. Tapos sa gamot niya, ganyan. Kasi natuto kaming maglako ng isda, naglalako kami ng siomay, ganun, burger. Nilalakad namin yung buong silang. Naglalako kami ng ganun. Tapos hanggang sa, nagtrabaho na ako pala yun. Tapos yung nakakita ko, yung natuto ko magtrabaho, sabi ko, 340 pala minimum ng Cavite. Nasa 230 ako. Nag-resign ako doon. Binayaran ko kasi nasa kanila yung original requirements namin. Binayaran ko yun. Pumunta ako ng HTI doon. Tapos hanggang sa... Bulacan na sila mama noon eh. Hanggang sa si mama nawawala. Buti na lang may ID siya na may number ko. Abang nasa trabaho ako, may tumawag na MMDA, nasa coastal na. Tapos ang daming pera sa ganito. Hindi daw niya alam bakit daw siya nagkaroon ng pera. Yung pala, binibigay sa kanya na, ano, na pagkakamalan siyang pulube. Kasi, ano siya nun eh, nakatungkod. So, nagkakamalan siya ng pulube. Tapos nakaduster pa siya nun, napunta sa coastal. Pag kasi, nawawala po kasi yung alaala niya, nagbablackout yun. Tapos, pag nakakaalala siya, naaalala niya yung mga nangyari sa kanya nung nawala siyang alaala. Nakataka siya, nagalit ako nung kay Papa. Ay, nakatulog daw po kasi si Papa bukas yung gate. Bulacan, napunta sa coastal. Tapos yung napunta siya sa coastal, naalala niya na ano, may batang tumulong sa kanya, takatak boys yun. Tumulong sa kanya, binigyan siya ng kape. Pinagkape ka nun, di ba? Mineral. Tapos nakiusap dun sa MMDA na kung pwede si Mama, itawid niya dun sa ibaba kasi... Ano, hindi siya pwedeng umakyat sa overpass. Kasi ano, opo, na nagkaroon, bigla-bigla na lang kasi nawawala siya sa isip niya. Kunyari, kausap mo lang siya tapos biglang hindi ka na niya kilala kung sino ka. Ano ko noon, gawa na ang alam niya dati, pag gano'n nangyayari sa kanya, yung pangalawa kong pamangkin, akala niya yun yung anak niya. Binyaki, huli ka na, uwi na tayo, nahanap na tayo ng nanay ko, nasaan ba tayo, kanino bang bahay ko. Ganon ang nangyari sa kanya po dati. Tapos isang beses, nawala na naman siya. Hinanap niya daw ako kasi nasa school ako noon. Hinanap niya ako noon. Ay di, nagbabalibol ako noon. Tapos hinanap ako ni mama. May nakakita sa kanya na papuntang palengkeng luma. Tapos bigla daw nawala sa isip niya kung saan siya pupunta, hindi niya alam. Basta naglakad-lakad lang po siya. Alam mo, sabihin na natin na ano, na gano'ng kalayo, sabihin natin 10 kilometers yung nilakad niya, paikot lang po. Tapos napagod na nakakapunta siya sa 7-Eleven, pinakain siya ng guard ng 7-Eleven ng pansit. Tapos kinuha ko siya doon, may nakakita kasing tropa ko. Ginawa ko ng hiram ako ng bay, pumunta ako doon. Sabi ko, eh buti ka mo sa paradaan ng tricycle, may kakilala ako. Sabi ko, be,
pwede pakibaba sa Cebuana, magbabike kasi ako papunta doon. Pauwi. Yung pagbaba ng ni Mama sa Cebuana, bumaba rin yung kaibigan ko na yun. Sabi ka mo nung kaibigan ko po, sabi, nangingi sa akin ng pera yung mama mo, hindi pa daw po siya kumakain. Eh, kinakain na siya ng guard dun sa 7-Eleven. Eh, binabalik ko yung pera nung kaibigan ko na ayaw na tanggapin kasi ayaw na rin ibigay ni mama. Nakaganan lang. Ay, hindi po siya depression po. Ano po kasi siya, Mami Jamie, ano, na-apektuhan po yung pag-iisip niya dahil sa stroke niya. Yung unang stroke niya yun eh, ay pangalawa kasi yun. Pangalawa yun, may namatay na yung kalahati mong katawan, bumula yung bibig mo. Yun. Pangalawang stroke niya. Yung una kasi mild stroke lang po, tapos pangalawa yun, bumula na yung bibig niya. Ay hindi, yung nabenta po kasi yung bahay namin po na yun. Masyadong malaki po yung nagastos sa naging sakit po eh. Kasi hindi ako pwedeng uuwi ng bahay nun. Yung white blood cells ko po, na as in nasi zero, nauubos. Tapos pinapalitan po, ano yun, namagana nga po yung ganito ko kasi kailangan, ano, halit dugo, basta ganun po yun. Tapos 4 months ako nun halos sa San Juan de Dios na walang uwian sa mga labor. Hindi ko na maangat yung kamay ko nun, as in wala po akong lakas nun. Parang, pero ko nakakakain naman ako, nakakapagsalita naman po ako nun. Naging butot balat po ako nun. Kaya halos gumastos si mama na mahigit 10,000 isang araw nun, di ba ma? Kaya sa room pa lang eh, kasi kailangan isolated talaga siya eh. Yung wala talagang germs or ano virus na makakapasok dapat sa kwarto. Pero meron po kaming lupa sa ano, sa gentry. Hindi na sa Opo, napakadami. Alam niyo po ba, Ma'am Jamie, ang sakit ni Mama, puro mamahalin. Simulan po natin sa unang sakit niya na breast cancer. Survivor po siya doon. Alam niyo po ba, nalagyan na siya ng ano dito, ng tubo sa dede. Nalagyan na siya ng tubo nung sa dede. Diba, Mama? Doon sinisipsip yung mga nanay. Survivor po siya doon. Tapos, ano yan? Nalason pa sa kamoting kahoy. 1 week kami mahigit sa hospital. Isang buwan ba yun? Doon ako natutulog doon. Doon ako naliligo. Naging friendship ko yung mga ano doon, mga naka-confine. Tapos nalulungkot ako pag merong masamaman po. Pero syempre friendship na kami. Pag may lalabas, nakakalungkot din po. Pero masaya sa para sa kanila. Ganon. Tapos, yun nga, na-stroke. Stroke. Tapos ngayon, sakit sa puso. Nagagalit pa nga po yan sa amin pag pinapaalala namin na uminom ng gamot niya. Kasi sabi ko, Ma, uminom ka na ng gamot mo sa utak. Para daw po siyang baliw. May gamot kasi ako sa brain. Ayun, gamot niya yun sa brain. Pero sinasabi namin, gamot niya sa utak. Buti nga po, ano yung malakas. Ang dami nga po, kasi tinulungan po ni Mama yung sarili niya. Sabi niya kasi, yes, hindi, yung unang mga stroke, yung namatay nga yung kalahati mong katawan, di ba? Naisip niya kasi, palamunin na lang siya, ganyan siya, hindi pwedeng ganon, hindi pwedeng ganito. Kinagawa niya, siya mismo yung tumutulong sa sarili niya na kailangan makalakad na siya, kailangan makaano siya. Kami lang po nag-therapy sa kanya, inilot-ilot namin siya noon eh. Tapos tinutulong, yung, ayun po, ito tips po ah, isa sa ginawa ko po kay Mama. Yung hanggang ngayon ginagawa ko po kay Mama, pag nararamdaman niyang naninigas yung panga niya, pinapakain ko siya ng juicy fruit o kaya double mint. Yun. Pinapanguya ko siya ng pinangunguya para mag-practice po yung panga niya. Kasi kaya juicy fruit at saka double mint, kasi hindi yung bubble gum na yun, hindi dumidikit sa ngipin. Yan. Lagi po yun ano, tapos dito inihilot ko pa ganyan, tapos gaganyan-ganyanin ko. Opo.
Ayun yan. Kaya pag nararamdaman nyo na parang naninigas yung panga-panga nyo, ganyan. Nguya lang po kayo ng nguya ng double meat. Practice. Tapos ngayon, naman, frozen shoulder naman. Opo, para hindi po mag-lock yung jaw nyo. At saka, kasi pag yan nag-lock, naku, masakit yan. At saka pag nananakit yung panga nyo, naninigas, huwag nyong i-stock, pilitin nyo pa rin galawin. Kahit pa konti-konti siya. Tinuruan ko pa magsalita yan si mama dati. Sabi ko, kasi ganyan, kasi hindi ako makapagsalita po. Mama, sabi ko sa'yo kung magkwento dito. Dal-dal mo, dami mo lang kwento eh. Ah, sige po, ito na, bago ko po ibalik kay mama, tanta muna tayo. Isa lang. Salamat po, napakwento ko sa inyo ngayon. Napakwento. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat sa mga nag-i-stay po. There are times when I'm lying my bed, how I bellow and cry from this stupid game. And my eyes are like windshield on a rainy day, almost wrapped down, smelling. Keep on being my place in this cold house of mine. Heaven knows how I'm bitter I am. Cause this angel has gone away from me, leaving me in drunken misery. I should have keep her wings. Eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. Did what I did because I love her so. Will she ever find her way back home to me? I feel like catching for the wings, being up all night in this hour. Flies where hopes and dreams come through. My lips are burning and my eyes are hurting from these fumes I make. Still I light another cigarette just to pass my time. Oh, heaven knows how I'm bitter I am. Cause this angel has gone away from me, leaving me in drunk and misery. I should have cleared her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. Did what I did because love her so. Will she ever find her way back home to me? Oh, oh.
lang. Ganyan sakit ng nanay ko kay Ate Amore. Ngayon hindi pa din maayos maglakad ng nanay ko. Nung inatakit, anong bumula din ng bibig. Tapos patay kabilang katawan. Rehabilitation therapy kami sa heart center. Si mama po kasi, kami po kasi, kami yung... Si mama kasi dati marunong mag-therapy. Tapos naturuan niya po kami. Tapos kami po yung gumagawa ng paraan. Kasi masyadong mahal po yung therapy. Kaya kami po yung lagi namin minamassage. Yan, yung kapag hindi niya nararamdaman yung mga kamay-kamay niya, pinipitik namin yung mga kuko niya. Oh, kasi nasa kuko po natin yung nerve. May nerves tayo dito, yan. Kapag hindi niya nararamdaman yung kamay niya, yan, pinipitik-pitik po namin to hanggang sa, masakit. Ama, nararamdaman mo na ba? Hindi pa, yan. Sige, pipitikin lang namin yan. Yun. Pati kuko sa paa. Ganun po ginawa po namin yan. Tapos si mama, pati dito po, naaalan niyo po ba na kapag halimbawa, di ba, tumama yung siko natin, tapos biglang magga-ground tayo. Yun. Kailangan, pipitik-pitik. Kasi, at saka si mama po kasi, parang nilabanan niya ng isip niya yung nangyari sa kanya. Talagang tinulungan niya, kailangan niya makatayo. Nagpa-practice siya tumayo. At saka, totoo po. Opo, kahit nadadapa siya. Tapos ang ginagawa po namin sa kanya, mama, maghugas ka ng pinggan. At totoo po yun. Inaano ko siya, mama, maghugas ka ng pinggan. Siya maghuhugas niyan, tapos alalayan namin siya. Yun, totoo po yun. Hindi naman po sa agad. Ano lang po yun, parang, kumbaga, first aid. Yun, ganun. Hindi po talaga siya. Yung mama, pag pinitik-pitik daw yung kamay, magkakamal. Kasi kailangan po natin padaluyin yung dugo. Yan. Kailangan hilutin po yan. Nihilot yan sa ganito, ganyan. Hanggang sa maramdaman niya. Tapos hanggat maaari, bumili kayo ng therapy ball. Kung kailangan, sanayin niya na gumalaw. Kasi, pag sila kasi, porkit mayroon kasing case na hindi nila magalaw, hindi na nila gagalawin kasi hindi na nila magalaw . Kaya kailangan gagawa rin sila ng paraan para magalaw nila. Yung bola na may tusok-tusok po, yan, kailangan galawin nila yan. Kung hindi nila maangat, ang gawin nyo po kunyari, paabot nyo, sinulid, yan, magsabit kayo ng tali, o pilitin mo maabot yan, hanggang pag naabot yan na, asan niyo ulit, tapos pipilitin niya lang maabot yun. Ganun. Ganun po yun. Thank you rin po sa inyo, Ma'am Jamie Sarangit. Thank you rin po sa lahat ng viewers po ni Mama. Ito na po, lilipat ko na kay Mama. Masyado na po ako madaldal. Maraming salamat po. Damit po ito. Dami kwento ng like. tapos pag pinipitik, magkakamalay yung mga daliri. Pinipitik-pitik nila yung mga kuko. Yung mga kuko, pinipitik nila. Tapos pinipitik nila yung si kuko. Tapos pinapanguya ako ng Kaya lang hindi natanggal talaga yung pinamong sa dingi. Hindi natanggal. Saka sumasala pa rin. Nabubulol pa rin ako. Bulol pa rin. Bulol pa rin ako. Saka noon, talagang, di ba naka-wheelchair ako, pinipilit kong tumayo. Hanggang sa, ginagawa ko yung wheelchair, ginagawa kong pang-alalay. Tapos hanggang sa, nagtungkod ako, yung tungkod, gagawin ko, sasabit ko sa ganito ko. Tapos, gagabay ako sa may pader, gabay-gabay. Tapos, unti-unti, tapos, pinagawa ko yung tungkod sinasabit ko. Kahit madapa ako, guys, pinipilit ko talaga sa ayan. Ang dami ko, guys, ewan ko anong mission ni Lord. Kasi, ang dami ko talaga pinagdaanan, breast cancer survivor ako.
breast cancer survivor ako. Tapos yung time na na-stroke pa ako, may dumalaw sa akin. May dalang yung ninupak. Ano ba yun yung maraming keso sa ibabaw? Tapos lima kami kumain, yung isa buntis. Lahat kami nalason. Di ako pinakamatagal sa ospital kasi mahina nga yung antibodies ko nun. Kaya ang tagal ko sa ospital. Doon ako muntik na ano, parang feeling ko lumulutang ako. Dahil, oo, nakapagsalita nga ako. Kaya atas napipikon ako sa mga anak ko kasi may gamot ako sa ano eh. Sa brain. Kasi ganyan, alam mo buti si Storms, si Storms Ward. Kasi ako nung na-stroke ako, yung kalahating katawan, nagkaroon ako ng amnesia, yung partial amnesia, nakalimot ako. Kaya lagi nila akong sinasarado noon. Kaya yung one time nga, nakalabas ako. Dalawang beses yata ako nakalabas na hindi nila ako namalayan. Naalala ko talaga. Auntie na, mega. Oo, meron. Sa brain. Diba? Eh, mga anak ko, minsan napipitin ako, ma, yung gamot mo sa utak. Grabe naman kayo, makagawa. Gamot naman kayo sa utak. Eh, pareho lang naman yung mama. English lang yung brain. Si Storms Ward yung gamot, anong gamot sa brain ng ano mo, mama mo. Sa akin, yung ano eh, inahati pa sa gitna. Inahati sa gitna yun. Mahirap bigkasin eh. Sis Bing Oliveros, hanggang ngayon, sis, tawag dito. Nagkaroon ako ng ano, buti nga, yung mama mo, yung alaala niya, hindi nawala. Sa akin, nawala daw, sabi ng mga anak ko eh. Oo, yung panganay ko, anini, ma, papa, yung gamot sa utak ni mama, baka nakalimutan mo, gagalit ako. Sabi ka naman, makagamot ka sa utak, mamaya may makarinig yan, sabihin, baliw ako. Sira nga sila. Tawatot na tawatol yan. Nakakatuwa, kaya napipikon ako sa pang, gandahan mo naman, Europe eh. Ang ginagawa, eh, pag wala sila may ano, brain. Tapos ngayon, ano, saka yung vitamins din sa utak, yung mega nerve. Bigla nawawala kasi nakakalimutan. Oo, ganyan ako. Kaya nga, di ba, pag may mga pahula, sabi ko, ayoko sumali pahula, loading ang brain ko. Kaya si, oo, okay lang gamot sa, huwag lang gamot sa pag-iisip. Sir Lester, oo. Tapos yun nga, ang hirap kasi, okay lang sana high blood. Tapos hanggang sa, nagkaroon ng bara-bara na puso ko. Yan. Kaya ang dami nga. Kaya hanggang, habang, kumbaga, nabubuhay lang tayo sa gamot. Kaya nung naawa ko sa kanila, lumala ako kasi ginawa ko alternate yung inom ko ng gamot eh. Iinom ako ngayon, bukas hindi. Iinom ako ngayon, bukas hindi. Yun. Diba yun yung time na nalaman nila kung mandas pumunta sa bahay, nasermonan ako. Tapos yung talagang bedridden ako, sabi ni kong, tumayo ka dyan, walang mangyayari sa'yo. Tapos alam mo ba, parang feeling ko may bulong talaga si Kumandi. Kasi hindi ko na malaya, naubusan ako ng oxygen yun. Makikipag-usap ako, wala akong oxygen na. Para yung yumuko ako eh, yumakap ako tapos parang may init na, parang may binulong siya. Oo guys, ito yun, sabi ko. Parang may power si ano ha, Commander. Naka-vlog yun eh, naka-kay Sir June July. Nakita nila itsura ko. Si Simon, napanood mo ba yung kay Sir June July, yung itsura ko? Grabe, di ba? Tapos yun, nawala ako, guys, yun nga. Vice Ate Jing late eh, nawala ako kasi nakalabas daw ako ng bahay. Yun, nagpanik na sila, nakarating ang hostel. Ang dami kong pera, sabi nila. Kasi naka-duster ako. Naka-duster lang ako, pambahay, walang supply. Nakarating ako, from Bulacan, nakarating ang costa. Tapos, ang dami sabi. Tapos yun nga, yung taga-MMDA. Kaya nung unang nawala ako, nilagyan na nila ako ng ID.
pag makakalabas ako, may ID na ako, pati may ano na, may cellphone number ng mga anak ko. Kaya nung pangalawang nawala ako, naka from Bulacan, nakarating akong coastal, yun. May tumulong sa akin MMDA, tapos yung tinawagan nyo na sa ID ko, yung number. Sis Ida Griffon, yun. Yun, natawagan si Laika. Tapos nung gumaling ako, yung pinahapahanap, yung takatak, yung nakitinda na sigarilyo na binata. Hindi na namin nakita eh. Sabi ko, Laika, balikan natin yun. Hindi ko na nakita. Ayan, nagyan ko si Sis Ida ng ano. Sis Ida, ayan, meron ka ng ano. Hindi, nakatungkod ako. May tungkod ako, nakarating ako ng coastal. Tapos naka-duster lang ako. Duster na talagang ano, yung kulay red din eh. Tapos ang dami nagbibigay ng pera. Ang dami ko naging pera no. Pagkamalan akong pulubi. May mga, may una nagbigay, naalala ko yung mga nursing students sa bus. Sabi yun, tapos sasabi sa akin, ewan ko, kasi noon talaga, ayan, sa karanasan ni Sis Tom's World, yung mama niya, talagang pag na half body ka, kaliwa, pati brain mo na, ano na, apektuhan. Kaya di ba sa hulaan, ayoko sumaling hulaan, kasi loading ang brain ko. No, Sis Richa, ewan ko ba, pero pinagpapala talaga ako ni Lord. Ang dami ko pinagdaan, breast cancer survivor. Ewan ko ba, sabi ko ganyan. Tapos, nalason pa ako dahil sa, ano, regalo sa akin na, ano, dinalaw ako, may dalang kasaba cake, nalason ako dun. Grabe. Tapos, stroke na ako, nalason pa ako. Pero sa awa ng Diyos, ano, ting. Kaya ngayon, mga anak ko, ingat na ingat sa akin, di na ako pinagtatrabaho talaga. Puro YouTube na nga lang ako, nakababad sa YouTube. TV, YouTube, higa. Sa umaga, pagising ko, worship muna ako sa altar, dadasal. Maaga, pag alis ni Laika, magdadasal na ako. Tapos, sakto, magla-live si Sir Jun, umpisa ni Sir Jun, dire-diretso na. Ang asawa ko lahat gumagawa dito, laba, linis, hugas ng pinggan, lahat. Ako wala na, ayaw na nila ang pakilusin kasi yung pag kumilos ako, bawal na talaga akong ano, anong gusto mo mangyari ngayon, sir? Anong gusto mo mangyari ngayon? Tapos, ito, okay na naman na. Tapos sabi ng isang sabi ni Laika, ano ba yan? Ang dami-dami mo na mga gamot. Nadagdaga na naman yan sa... Ito nga yung... Ito yung sa litid naman. Ito yung nag-collapse naman ako na... Ba, ano to, nadaganan ko daw. Kaya ayun. Yung litid. Yung litid natin dito. Pag mabigat talaga dinala worship. Oo, si... Alam mo, pag... Kasi alas 10 ng gabi... Kinukuha na sa akin ni Laika yung cellphone. Kasi kabiling-bili na ng doktor. Huwag mo ako magpupuyat. Kaya pagdating ng alas 10, talagang kukuha na ako ni ano, si Senya San. Kung wala si Laika, yung asawa ko, si Senya San ako. Matulog ka na. Tapos kukunin nila yung cellphone pag ayaw ko magpapigil. Hindi, okay na. Kukunin ko mag-headset ako. Lalagay ko na lang sa worship song. Nasabi ko. Kala nila minsan nandadaya ako. Hindi. O pakinggan niyo yung pinapakinggan ko. Sa gabi, pampatulog ko na yan. Minsan pag kay Sis Nix, nahihiya ako. Sasabihin ko, Sis Nix, nandito lang ako, naka-BG ako. Ito si Laika, mahilig yung titingnan ako sa higaan eh. Baka nanonood ka pa, mama. Ayaw na nila ako papuyatin. Ang dami guys, yung pinaka ano ko pinaka-bless ko yung cancer, ano ko, survivor ako nun. Sa daddy naman. Yun. Ang dami ko talaga, guys. Pero laban lang ako, malaban-laban. Kalahating katawan ko nga, di ba, na dead.
laban ako hanggang sa, ayan nga. Ay, ang iniinom kong gamot sa isang araw, guys, ano, 8 klase. Sir Jun, hindi pa nare-release yung loan ni Laika sa SS. Pag nare-release yung loan ni Laika sa SS, maayos yung balikat ko. Nahihiya na ako, nahihiya ako. Kaya, ano, inaantay ko lang yung loan sa SS ni Laika. Kasi Sir Jun na ano ito, bubuksan dito, oh. Dito, hiwain dyan, oh. Eh, ayaw ng doktor na, minsan na iirita ako, di ba, mainit sa tanghali. Eh, pag wala yung mga anak ko, yung gagaya ngayon, nakaluga yung buhok ko. Wala akong tagatali. Tapos, meron ka pa dito sa leeg. Ang init-init ng ulo ko. Kahit sabi mo na e-aircon ako sa taas, na iiritable yan ako, minsan tinanggal ko. Ang pagtanggal ko, sabi ko, naginawaan ako. Mga ilang oras lang, grabe, ang sakit. Kagabi nga, guys, sa totoo lang, pagising-gising ako sa kirot. Hanggang spinal column yan, ang kirot abot, grabe. Grabe ang kirot hanggang spinal column. Ayaw, ngayon, in-advise ako magpa-steroid. Sabi ni mami, mag-go ako. Ngayon, nung bumalik ako sa doktor, mag-go ako. Marami pa pala ng pagdadaanan bago mag-o-offer kayo ng steroid, marami pa pala pagdadaanan. Ipa-blood chem ka ulit. Ipa-blood chem ka din. Titingnan kung mataas ang sugar mo. Tapos, eh, di ba may baray yung puso ko? Isa rin din na hindi pwede. Sabi ko, kala ko naman pag-isipan ko, nung napag-isipan ko, go ako, hindi rin pala uubra na. Pag may barado ko sa puso, hindi pala pwede. Okay lang daw kung large and large, ano? Large and, ano ba yung sinabi? Large and, ay, heart enlargement. Eh, sa akin yung daluyan ng barbula, barado. Kaya, hindi rin pwede. Tapos dadaan ka pa rin ng mga blood time sugar, mga ganun. Pag mataas sugar mo, eh, wala naman ako, hindi naman ako sa awa ng Diyos. Hindi naman ako diabetic. Si Koy Charity, ayan, nalibang na ako na paano ko pa yung watch hour. Kunti na lang, 18 minutes na lang. Hala, baka hindi na mabalik sa dati yan. Sir Jun, ano nga, pag nagbibis asawa ko, inuuna yung ditong balikat, no? Pag dito na, nag-aaway na kami, aray na ako ng aray. Hindi mo talaga siya maganun. Gaganyanin mo, hindi. Kaya, unahin niya. Eh, nahiya na akong mag-live na kasando. Kaya, ang unang sinusuot nila, ito. Pag maghubad dito, pag pag maliligo ako, sila, mister ko, yan. Dahan-dahan aalisin. Pag maliligo, kasi mababasa itong ano ko eh. Wala nga, ano, wala pa. Ang mahal-mahal kaya nito, 550. Kaya minsan sabi ko, wala bang kulay black niyan? Sabi ko, nangangapin na ako. nangangapin na yung braso ko. bursitis ba yan sa shoulder mo? Wala, sis. May, pakita mo nga. Unang ginawa sa akin, unang-una, ano ba yun? Yung x-ray. Paglabas ng x-ray, walang fractured. Asa na yan, ah. Tapos, nirequired ako ng, amin na nga, ayan ako, walang fractured. Ito, oh. Ayan, oh. Yan ang unang-unang ginawa sa akin. Inano ako. Hindi, ano, laging masakit. Hindi ko pinapansin. Kala ko baka doon sa pagkaano ko lang. Wala siyang fractured. Ayan, oh. Ayan yung x-ray sa akin, no. Hindi naman ito balik. Ayan, walang fractured. Wala siyang fractured, do, yung buto na yan. Wala siyang fractured. Tapos, yung walang makitang fractured, nirequest ako ng
M-I-R, yun. Nirequest akong M-I-R. Ito yung look. Ayan, two days kami, ayan oh, ganyan kakapal oh. Ayan oh. 2 days sa hospital kami, ayan oh, ganyan kakapal oh. Ito yung paglabas ng ano, ng MIR. Ayan. Lumabas yung MIR ko. Ayan nga, ano, adhesive capsulitis. Ang ano daw, ang common name niya, generic name niya, ano? Ano ba to? Frozen shoulder. Tapos, yung nakita nga, yung mga tissue sa ilalim dito sa kilikili, saka dito. Yung litid ba, napunit? Napupunit ba yung litid natin dito? Ito kasi na nag... Kasi ako nagpukulaps ako nang walang warning ni dati. Eh, ang pagkasama ng bagsak ko ito eh. Yung napunta di... Capsulitis. Basahin ko nga. Capsulitis. Kami na nga. Basahin ko. Bulol kasi ako. Yung sa MIR. Basahin mo nga light ah. Ano yun? Ayan o. Dito lang. Ang dami kong nga reseta dyan o. May nilalagay na gel. May nilalagay na gel. Hindi sa MIR. Saan lang? Kanina ha? Chronic adhesive capsulitis. Ayun. Chronic adhesive capsulitis. Ayan o. Chronic adhesive capsulitis. Uy, medical certificate ni Laika. Humingi nga medical certificate si Laika nun yung sinabit sa company na kasi nag-absent siya nun. Eh, yun yung 11. Yung MIR. 11.7. Less pa yung 20% yun ha. Yun, encapsulitis. So, ang hirap. Ang hirap, guys. Ito, masakit. Kahit may pain reliever ka, ang sakit. Grabe, gumuguhit sa spinal column. O, okay, at least, di malala at chronic. Pag-akit din ang mahirap. Yun nga. Yun ang lumabas. Ang generic name niya, Frozen shoulder. Tapos nilagyan ako ng doktor. Binidyo ko pa nga ito yung nasa hospital ako. Sinend ko sa GC. Paano gagawin. Hindi pwede galawin. Pag maliligo ako, pag tinanggal, yung kamay ko nasa tiyan ko lang. Hindi ko pwede ibaba. Para hindi lumaki yung puwang saka yung punit ng ano. Oh, sis Lake Dave, ang generic name niya, may mga gandi pala na may generic name. Frozen shoulder. Kaya, tinanong ako kung na-aksidente ako, nahulugak sa hangganan, boom, sabi ko, eh, naalala ko. Ay, naalala nila ito, saka na asawa ko. Nung nag-collapse ako, bumagsak yung oxygen level ko. Nag-collapse ako padapa. Ito daw, nakaipit sa gitna. Yun. Kaya yun yung nangyari sa akin. Kaya nga sabi like, ano ba yung mama? Kaya mga anak ko, mga asawa ko, mga apo ko, alagang-alaga ako. Talagang bantay ano ko eh. Pag minsan nga, maghahawak ako ng walis para ma-exercise yung katawan ko. Huwag ka kumilis yan. Mahiga ka dyan. Ganun. Oo. Ang pinaka-ano nga yung... Eh, kamusta na yung analysis? Ayun nga, di ba? Diagnosis kasi yung chronic at common term is frozen shoulder. Ayun, sis Lake Dave. Kaya nga eh. Ako malakas lang loob ko talaga. Nilalabanan ko lahat. Sabi, yung kinuwento nga ng anak, di ba? Kalahating katawan ko namatay. Talagang
ano, nilabanan ko yung sarili ko. Talagang kahit madapa ako, lalakad ako, gagabay akong ganyan. Pinilit ko talaga. Dami mo pala asawa kasi, mga asawa, joke. Ano asawa? Nakadalawang asawa lang ako, sis Geek. Yung una kong asawa, Roldan, namatay na. Nabiyuda ako, 33. Yun. Sabi ko, hindi na nga ako mag-aasawa. Kasi yung unang asawa ko dati, ano, siguro 1 year lang kami, tapos mga 2 years pa lang, nawala na ng trabaho. Kaya siya yung mga nag-aalaga sa mga anak ko nun. Sabi ko, hindi na mag-asawa. Pero mabait naman, malinis sa bahay lahat. Tapos agasang magkasakit siya. Ano naman, sabi mo kasi mga asawa ko, oh, pasensya na, sabi sa inyo, loading nga. No, ano pa, bulol. Bulol pa, nakakain. Kaya si Yaika, pag more than one, kaya madami na ating jing. Oo. Kaya si Lalaika, Roldan, ako Haro. Kasi kasal kami ng asawa ko to, Haro siya, kaya laging Haro ako. Mga, yung dalawa kong anak, si Laika saka si Yorape, Roldan, kasi first husband ko, Roldan. Ay, ako, Haro. Kasi asawa ko, Haro. Ay, buong puso pala, nakikiramay kami, our deepest, ano, sympathy. Kay Batasay, Brother Batasay, sa buong pamilya. Nangungulit lang ako, Sis Amore. O nga, Vice Ate Jing, ano, kasi yung naging ugali ko, pag bagsak yung watch hour ko, dun lang ako magla-live. Kasi nga nawala yung self-confident ko, diba? Hindi dati, dati sexy talaga ako, saka maganda ako. Dati kayang-kaya ko magyabang. Ngayon talaga nawala yung ano ko, yung mga umangit. Bulol. Kaya, ngayon sabi ko, sasanayin ko na araw-araw magsalita. Kasi dito, ang naiiwan lang, dalawa kami mag-asawa. Ang asawa ko, busy sa pag-ano ba yun, gawain bahay. Ako, nanonood ng TV, walang kausap. Kaya lalo ako napipipi. Sabi ko, araw-araw na nga ako harap sa ano camera para bang mabus ulit yung ano ko. Mas pangit pa nga ako. Uy, Sis Charity, nung ganda-ganda mo nga kahit chubby ka eh. Ay, hindi pa minta si chubby ah. Chubby ka, pero maganda ka. Ang kinis-kinis mo nga eh. Tapos ano mo ba, pangit na ako. Hindi pa ako ano, ano ba tawag yan? Ano tawag din na? Photogenic. Pangit na ako sa natura. Pangit na ako sa camera. Hindi kagaya nun eh. Astig na astig ang datingan ko eh. Si Sicha, normal yan pa nagkakalitan. Nagpipid ang itsura. Hindi kasi na ano ako nun eh. Diba, tawag dito? Wala na. Kaya nahiya na ako. Minsan nagtatago nga ako sa camera. Lalo na pag ano, wala akong taga-tali, di ba? Wala sila. Pag maligo ako, yung asawa ko, nasa, talian mo na akong buhok, talian, nasasabunutan ako, ewan ko kung sinasadya niya ako para makaganti. Ang hikpit-hikpit mag-tali ng buhok. Iba na aura natin. Eh bakit yung iba, di ba, ang ganda-ganda pa kahit 60 plus, eh ako mag 59 pa lang ako, iba na yung aura ko. Kaya ako talaga proud na nagsasabi na totoo, pangit ako. Pero noong araw, nagtatrabaho ako noon, lalaban ako sa ano, hindi ako mahiya magsabi maganda ako noon. Saka talagang, ano ba yung tawag doon? Sa Coca-Cola, sexy ko noon kahit dalawang anak ko. Oo. Kaya nung nabiyuda ako, ang dami kong ano, manliligaw. Ewan ko ba, ba't ako napunta yun? Tatawa, asama ko. Sa dami-dami, dito ko na. Nahala yun.
Tadhana daw, tadhana. Ang dami ko talaga manlibi pa, ano nun. Sa, hindi, hindi ako nag, ano nun, natural lang, ano, natural lang, hindi ako nag, hindi ako nagpa-parlor. Nung araw, hindi ako, hindi kasi ako maluho. Hanggat, yung damit nga, hanggang kaya pa isuot, hanggat, kasi ako, kahit luma na noon, maputi ako maglaba. Hindi ako pala bili ng damit, hindi ako pala parlor, ganun. Mm-mm. Ganun lang, natural lang. Nagpupurbus lang ako, hindi ako yung nagbablush on, hindi. Lipstick lang ako, lipstick, saka, ano, tawag dito, kilay, saka eyeliner lang. Hindi na, wala akong blush, ano lang, ganun. Hmm. Ganito pala, para mairaos si ano na kwentuhan, naalala ko nun. Alam mo yung bata na yung natumulong sa akin, pinapahanap ko yung kilay ka dati sa ano, hindi na, sa nags- sa baklara. Hindi ko na makita siya. Eh, dinadasal ko nga siya, sana maayos yung palagayan niya. Ang bait ng bata na yun, takatak yung tawag na takatak, yung titinda na sigarilyo. Yun. Hindi na namin nakita yun. Naalala ko yung bata na yun. Napakabait nun. Kailan ka nga pala huling nagbukwel-bukwel? Ay, Sergio, hindi na uso sa amin yan. Wala na talaga, talik. Ano na lang, dantay. Tapos, dati, ano na lang, madyong na lang. Salat-salat na lang. Salat-salat na lang, one stick, two balls. Di ba siyempre lalaki, di ba kawawa naman? Hindi dati po, kami sarbo. Ano? Sarbo. Dati ka. Yung asawa ko dati daw. Sarbo. Sarbo. Narinig yung asawa ko, dati daw sargo, ngayon daw. Wala na, one stick, two balls na lang. Kapakapa na lang. Si Unix Wars is Nix Mendoza. Oh, pag sinusumpong, hawakan ko na lang. Hawakan ko na lang. One stick and two balls. Sabi ko, minsan paghawak ko, lagyan mo muna akong gloves. Bago sasawa ko lang sa, ano ko lang, one car. One ka na lang sa one. Kasi tapain, tapa. One car. Tatawa sila. Ganun lang, para-paraan lang siya. Hindi na kasi ako ubra. Mamaya hindi ako namatay sa sakit. Sasarap ako mamatay. Kaya ay mister ko pag susumpungin. Yun na lang. One stick, two balls. Madyong. Madyong na lang dinadaan sa madyong. Alam niyo ba yun? One stick, two balls. Nahalo. Yung sabi ni Laika. Nama, ano ba yun? One car. Wala kasi akong ball. One car. Oo, oh, yan. Yung asawa ko naman, one car ng war ko. Ano na may one car mo? One car, sa'yo yung one car. Dapa. Sa akin kayo one car, sila ulo. Sa akin, one stick and two balls. Hindi lang pwede mag-cribos. Hindi lang mag-alot. Mahirap mag-bukil-bukil. Baka mga matis dahit. Ano yung sabok? Ano yung sabok? Puro kaloko. Nahuli sa kalokohan. Patay tayo, Sergio. Sagok? Maloko doon. Asawa ko pag ito nakakwentuhan. Alam niyo yung minsan pag sinumpong ng biro. Biro ang kami yung dalawa. Pag yan isa, ano yun naman yun? Ayun, magpa one stick, two balls ako. Si Snicks. Si Sergio Snicks. Napunta sa bukil-bukil, napunta sa one stick, two balls eh. Buti walang arnibal. Buti daw walang arnibal, si Rawon. Pero sabi yun, pero arnibal.
Pinsan sabi ko, pag naligo ka, doon ka mga pa doon. Nandi ka gaya nung bata. Naalala ko nung bago kami nito eh. Naalala ko nung bago pa lang kami. Okay pa ako. Pag, parang wala na pa yan. Tapos nasa gilid na ng kamay. Asawa ko sabi. Lawit tila na, no? Lawit tila. Lawit na tila. Naalala ko nun, love it. Naalala ko tuloy noon. Pinapahinga na, ihila. Si Raul. Sasabi niya, ayoko na. Nung araw yun ah. Pag-almusal. Pag-day off na kung, di ba pareho kami pag-day off namin dalawa. Na, ano, almusal, maligo. Nung bago pa lang kami. Ah, nung bago pa lang, yes. Sis, ano, Nix, nung bago lang. Sex wife. Pero nung ano na, yung ganitong edad na, wala na. Ako hindi na pwede talaga. Binawalan doktor. Kaya yung asawa ko para-paraan lang. Ito yan. Kaya nga, ano, bawal na, bawal sa akin. Pinagbawal. Sa, kaya yung asawa ko, nakakaya para-paraan na lang. Na nga lang, ano, imas-imas. Ayoko na nga. Ayan. Lumipas na yung kwentuhan natin. Ang sarap pala pag pumasok si Sergio, nagkaroon tuloy ng topic. Salamat, salamat. Salamat sa lahat na nag-stay. Family Bubuli, thank you so much. Team Ana, Team Paro-Paro. Unix World, thank you so much. Ayan, naka 2 hours ako sa... Sarap, susunod siya, June. Pasok ka ulit para may topic tayo. Napunta, yung bukil-bukil mo, napunta tuloy sa ano, madyong. Sa one stick, alam nyo na, one stick, tubos. Pag, Vice Ate Jing, ha? Si Samore, wag ako kailangan nyo din yun, eh. Wag ako kailangan nyo din yun, iyut. Pampasi. Hindi, ano, si Snakes, bawal na, pinagbawal sa akin ng, ano, si Samba, pinagbawal na talaga ng cardio. Yun ang ingat-ingatan, cardio. Kasi, hindi naman sa, ako lumalaban lang ako talaga, malakas ng loob ko, kasi, sabi ng doktor talaga sa akin, last one attack. Oh, hindi niyo alam yan, hindi ko yan sinasabi. Pero talagang binili na yan sa mga anak ko, one last attack. Kaya sabi ko naman, marunong pa sa Diyos, laban lang ako. Nakikita niyo lang ako ganyan, pero may warning na ako, last one attack. Kasi nakailang atake na ako, tapos yung aking heart, iba na. Kaya sinabi ng doktor sa, kaya yung doktor, pinagbawal ako maski sex, mapagod lahat, ma-stress, bawal lahat. Tapos, kaya yung Lasartan ko, sinuminom ng Lasartan dyan, one, yung iba, di ba, kadalasan, isang beses, ako twice ang Lasartan ko. Tapos, sinasabayan ang Blodipin, ano ba yan? Isa pa? Rosuvastatin, Entresto, ano pa yung isa? Sa brain. Yung tawag ng mga anak ko, gamot mo sa utak, huwag makakalimutan na. Pampakalma yun eh, para hindi rin ako na high blood. Hindi ako na gagalit. Yung ano kagad kasi ako eh, madaling mairita. Kaya nga si Snakes, paraan lang yung asawa ko. Pag nagsasawa na siya sa CR, pag dumabi sa akin, heart pa madyong. Wala, ano sa dano saging, sa punong saging, ano kong napresto. Pag sinabi niya pamadyo, ikaw na alam niyo na, may password pamadyo. Sir June, may bukil-bukil ka, meron ako pamadyo, alam mo na, pamadyo.
One stick, two balls. Sis Jamie, ikaw. Ben, kapsat dyan sa nga, ka na sa Viagra. Pais, Ate Jing, ha, alam mo na yan, kung ano yung pamadyo nga, tip yan sa inyo. Pag hindi na pwede, yan na lang, pamadyo nga lang, heart, tawagan namin heart, eh. Heart, pamadyo. Dapat ang meron sakit sa puso, kailangan by the number ang galaw. Sir Lester, napasumbo, oh. Si Mandy, ayan. Ayan nga, di ba, Sergio, naalala mo pag nandun kami nila. Si Mandy, si Diana, si Para, early morning. Ayan ang mga usapan ni pamadyong. Sabi ni Sergio, ano ba usapan ni dito? Pag nagla-live si Diana, ayan na. Si Koy Mandy. Oy, thank you. Guys, ha, nakadalawang oras na ako, baka may magla-live. Maraming salamat sa lahat na nag-stay. Ayan. Family Bubuli, sa aming founder, sa president namin, si Madam Pres, Vice President, Vice Tita Flora. Ayan. Sino pa ba? Sa aming Mayora Batsy, Senadora Belia Thompson, sa aming mga advisor, Attorney Tati, Ma'am Mayora Bingridel, mga mamis ng Team Bubuli, Mami Georgie De Leon, Mami Nelly Salomon, sa aming Vice External, Vice Memisam, may Senadora Belia, mega loud shout out sa inyo. At syempre, sa Team Bubuli Hong Kong Chapter, Team Bubuli Japan Chapter, Calabarzon, Team Bubuli Chapter. May shout out po sa inyo. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga Team Paro Paro, Vice Ate Jing Leite, Pres Muray Goto, Team Ana. Ayan, ang presidente si Sis Early Morning. Ang ating Team Ana Tabo Queen, Sis Ana McNeil. Siyempre, ang ating Junix Ward, Sir Jun Dulay, Sis Nixie Mendoza, Presidente, Sis Liz, ano ba yan? Tinan niya, nabulol na naman ako. Sis Lynn, Lynn Moore, ang bumangga, giba. Ayan ang mga ano ko. Salamat. Wala na, baka mayroon pa ako. Hey, Sir Joel, Team Angels, Ma'am Lydia Pagdanganan, get well soon po. Ayan, salamat sa lahat ng nag-stay. I love you all, guys. God bless us all. Ingat po tayong lahat. Ayan, salamat. Nakatawid po yung 2 hours. Bye-bye. Nako, alam mo na. Lipat tayo sino mag-ELS. Si Stones Force, sa lahat na nag-stay, Sir Lester Nabora, thank you, si Snix Mendoza, si Sunny Waban, Vice Ate Jing, si Sikoy Charity, si Mandy Amori, si Stones Force. Ayan, hindi ko na. Sa lahat na nag-stay dito, thank you. Sa mga hindi ko nabanggit, ha, sensya na po, ha. Si Switcha, ayan. Si Samba, si Slate Dave. Sis Lieden, the dripper PH, yan. Si Sunny Waban, Sis Charity, yan. Siyempre. Bye-bye. I love you all. God bless us all.